Katrina Elpa, Lourdes Elpa, Erica Takeuchi, Beng and Bong and Helen Adon and family, Vanji Villanueva and family, Attorney Jeffrey Coronado, Carol Coronado, Martinez family, Elena Agos and family, Nikki Rabaya, Filarca family, Elena Backhausen, Veronica De Vera, Helen Rosita Luzendo, Sofia Corazon Castillo, Maria Cecilia Mendoza, Marivic Olivia Garcia, at Walden Ang. Panalangin para sa agarang pagaling nila Edward Namit, Jasmine Sibyl Dialim, Amalia Henyoso, Efren Alcober, Desiree Aranas, Larry Lynn Puntenieles, Maricel Mariano, Raquel Ragudo, Renato Bulanadi, Enrique Alfaro, Roseni Correa, Rowena Vergara, Evangeline Lacap, Sharina Harley D., Zenaida Arce, Rafaelito Francisco, Chairwoman Violeta De Sena, Lolita Lagman, Carmelita Lakir na Lakedan, Elisa Frias, Prince Hermer Palma, Emerlita Cerdanya, Josephine Prudente, Violeta Samyo, Roda Ekporeda, Christy Lim, Marivic Pelarca, Estelita Ruth and Elio Santos, Eva Samyo, Lolita Ranchero, Maria Ordonia, Edna Plasio, Maria Clara Torrefiel, Honorio Guevara, Lita Esquilio, Jenelyn Flaviano, Andrea De Leon, Erlinda Alberto, Olivia De Guzman. Panalangin para sa natatanging kahilingan nila Lou Alcover, Stephen Kurt Robles, Carlito and Aura Madayag and family, Cherry Manzano, Hernando Quaterno, Arcelia family, Lydia Cascasan, Doktora Felisa Casamayor, Mary Grace Manalili, Chilet Yopanco, Christina Martinez, Nina and Biko Martinez, Nico Martinez, Hazel Uy, Freya Martinez, Nikki and Cha Martinez, Aherico Pexon, Vanchi Villanueva, Joey and Ludi Bulahan, Marieta Garcia and family, Stephanie Arcelia, Nestor Fajardo at Andy Fajardo. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Dario, Dorotea, Father Odonte Castro, Monsignor Albert Venus, Alicia, Father Angelino De Feo Jr., Monsignor Norberto Habos, Marlon, Luisa, Elizabeth, Gestoni, Mary Ann, Arnel Balse, Esther, Ernesto, Rochelle Cabanayan Morales, Chris Enrico, Clarita, Catherine, Renato, Dorico, Reggie Melo, Mary Jane, Sheila Ann, Amelia, Solita and Hector, Jesus, Caridad Flor, Marites Calara, Mirna Mendaño, Jose Noli Colinares, Luisa Bersaba, Cirilio, Lucina Briones, Rosita Albano, Hector Carangan, Florentina Agulto, Jaime Coronado, Benjamina Agulto, Rosauro Santos, Domingo Elpa Sr., Lourdes Coronado Elpa, Angelina Regalado Pineda, Dr. Julianito and Lorna Mercado, Monsignor Josefino Ramirez, Reynaldo Cascasan, Basilia and Laureano, Juan Paulo, Rodrigo Maranan Sr., Oji and Jason Gamboa, Carl Mangundayaw, Nelia Camba, Reynaldo and Rogelio, at Ignacio Jr. Panalangin para sa lahat ng kaluluwa alay ni Venus Morancil. Magsitayo po lahat para sa orasyon. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Oray na ng langit, magalak ka. Aleluya. Sapagkat ang minarapat mong dalihin sa iyong sinapupunan, aleluya, ay nabuhay na mag-uli na gaya ng kanyang sinabi, aleluya. Ipanalangin mo kami sa Diyos, aleluya. Matuwa ka at magalak, O Birheng Maria, aleluya. Sapagkat tunay na muling nabuhay ang Panginoon, aleluya. Manalangin tayo. O Diyos na sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ng iyong anak,
na si Hesukristong Panginoon namin ay minarapat mong paligayahin ang mundo. Hinihiling namin sa iyo na alang-alang sa Birheng Maria na kanyang ina ay makamtan namin ang kaligayahan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan din ni Kristong Panginoon namin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. At ang muna po sa ating banal na pagdiriwa ngayon ay ang ating pungkura paroko, Reverendo Padre Douglas Libado. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Panginoon ko siya ang nagwagi, kamatayan ay nagapi, pag-asang buhay siyang handog na tangi. Alleluia, 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 alleluia. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumain yung lahat. At sumairin. Ngayon po ay Martes para sa 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mahawaing Panginoong na papatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaluos sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka at ipinagdaral, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos, atin ang langit, amang makapangyarihan. Panginoon Hesukristo, utong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nanuluklok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Ama naming makapangyarihan, sa kagalingang dulot ng pagkabuhay ng anak mo sa amin, kami ay iyong patuloy na paunlarin
upang sa kinamtan naming paglayang walang mali, kami magkaroon ng sa kalangitan ng kaligayahan na ngayon paman sa lupa ay siyang sanhi ng aming pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiyo po pong lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong araw ng Pentecostes, sinabi ni Pedro sa mga Hudyo, "Dapat malaman ng buong Israel na itong si Jesus na ipinako ninyo sa krus, siya ang ginawa ng Diyos na Panginoon at Kristo." Nabagabag ang kanilang kaluuban mangmarinig ito at tinanong nila si Pedro at ang mga apostol, "Mga kapatid, ano ang gagawin namin?" Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabinyag kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. At ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo sapagkat ang pangako'y para sa inyo at sa inyong mga anak at sa lahat ng nasa malayo, sa bawat tatawagin ng Panginoong Diyos." Marami pa siyang inilahad upang patunayan ang kanyang sinabi, at nanawagan siya sa kanila, "Lumayo kayo sa masamang lahing ito upang kayo'y maligtas." Kaya't ang mga naniwala sa kanyang sinabi ay nagpabinyag, at nadagdag sa kanila ang may 3,000 tao ng araw na iyon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan man tugunan ang ating pong itutugon. Awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ulitin po natin. Awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Panginoon, tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Tugon. Awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang may takot sa Diyos at nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babayaang sila ay mamatay. Kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Tugon. Awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon. Siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloob mo na aming makamit. Upoon ang iyong wagas na pag-ibig. Yamang ang pag-asa'y sa'yo nasa salib. Tugon. Awa at pag-ibig ng Diyos sa sangkalupa ay lubos. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Maria'y nakatayong umiiyak sa labas ng libingan. Yumuko siya at tumingin sa loob. May nakita siyang dalawang anghel na nakaupo sa pinaglagyan ng bangkay ni Jesus. Ang isa'y sa gawing ulunan at ang isa namay sa paanan. Tinanong nila si Maria, "Ale, bakit kayo umiiyak?"
Sumagot siya, "Kinuha po nila ang aking Panginoon at hindi ko alam kung saan dinala." Lumingon siya pagkasabi nito at nakita niya si Jesus na nakatayo roon, ngunit hindi niya nakilalang si Jesus iyon. Tinanong siya ni Jesus, "Bakit ka umiiyak? Sino ang hinahanap mo?" Akala ni Maria ay siya ang tagapag-alaga ng halamanan, kaya't sinabi niya, "Ginoo, kung kayo po ang kumuha sa kanya, ituro ninyo sa akin kung saan ninyo dinala at kukunin ko." "Maria," ani Jesus. Umarap siya at kanyang sinabi, "Rabboni," ibig sabihin, "Guro." "Huwag mo akong hawakan sapagkat hindi pa ako nakapupunta sa Ama," wika ni Jesus. "Sa halip, pumunta ka sa aking mga kapatid at sabihin mong aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, sa aking Diyos at inyong Diyos." Kaya't si Maria Magdalena ay pumunta sa mga alagad at sinabi, "Nakita ko ang Panginoon." At tuloy sinabi sa kanila ang bilin ni Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po ng Martes ng walong araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay sa inyo pong lahat. Pagaya po ng Christmas season na matagal na pinaghandaan, October pa lang, no? Pinaghahandaan na. Kadalasan lang pagdating ng December 25, Pasko, parang isang araw lang sineselebrate. No? Ganon din naman ang Pasko ng Pagkabuhay. Matagal din natin pinaghandaan. Halos 5 linggo o higit pa. Tapos meron tayong mga pag-aayuno para dito sa pagdiriwang na ito. Kaya hindi maaring isang araw lang na pagdiriwang ang Pasko ng Pagkabuhay. Kaya ito ay may tinatawag na Octave of Easter o 8 araw na pagdiriwang ng Pasko ng Pagkabuhay. At sa mga araw na ito, patuloy natin maririnig ang kwento ng pagpapatunay at pagpapakita ni Jesus na siya ay muling nabuhay. Sa araw na ito, narinig natin ang kwento ni Maria, si Maria Magdalena o Maria Magdala. Dahil dati po, marami sa mga kababaihan ang mayroong pangalang Maria. Kahit nga si Mama Mary, no, ang ina ni Jesus, Maria din. Pero kayo ba namatayan na? Kayo ba eh nasaktan na dahil sa taong minamahal ninyo? Kung ganun, maintindihan mo si Maria kung bakit gusto niyang nandoon sa libingan. Diba, no? Parang pagkalibing, kinabukasan, balik, no? At para bang andi dito lagi siya, gusto niyang makapiling ang isang taong nagmahal sa kanya. Dahil nung, no, sa kwento natin, katulad nung linggo, nabanggit na natin na isa si Maria Magdalena sa pinakaunang tinawag at minahal ni Jesus. Bago pa itong mga alagad na nakilala natin, si Maria ay minahal ng Diyos. Tinulungan siya. Kung kaya, simula noon ay lagi na rin siyang naging alagad at tumutulong sa mga gawain ni Jesus at ng mga alagad. Kaya ngayon, labis ang kanyang kalungkutan para siya ay manatili sa libingan. Umiiyak si Maria doon sa labas ng libingan. Pero nang makita niyang wala ang katawan ni Jesus, mas lalo pa siyang nasaktan at nalungkot. At hindi niya nakilala kung sino ang kanyang kausap, kung sino ang mga naroroon. Sabi ko nga po, maintindihan natin, no? Dahil ang isang taong nakatagpo ng taong tatanggap sa iyo,
magmamahal sa iyo, napakahirap para sa iyo na mawala ito. Pero ulitin natin at unawain ng mabuti, hindi nanatiling patay si Jesus. Siya ay muling nabuhay. Kung kaya, sabi dito, ay inutusan ni Jesus si Maria para ipahayag ang kanyang naranasan, ang kanyang nakita na buhay na si Jesus. Ano ba? Ano ba ang dating nito sa iyo? Uy, Easter na Easter. Baka lang po, no, kung sakasakali. Minsan na napapaisip tayo, o kaya naman kapag namatay yung taong inaasahan mo, parang namatay ka na rin. O kaya parang ayaw mo na rin mabuhay. Kung pwede nga lang sana, tinabunan ka na rin. Total, ganun din naman palang magiging buhay mo. Pero hindi eh. Di ba? Dahil, madalas sinasabi ninyo ito. Pag sinasabi kong, gusto mo na bang kunin ni Lord? Ayaw naman. Anong dinadahilan? Kasi may mission pa. Yun ang eksaktong magiging buhay ni Maria. Hindi ninais ni Jesus na siya ay manatili sa libingan. Kasi ang libingan para sa mga patay. Ang pagmamahal naman ay kung talagang minamahal mo, hindi mo ito kakalimutan. Kundi ito ang magbibigay sa iyo ng mas lalong lakas at inspirasyon na magpatuloy pa sa iyong misyon. Hindi ko alam kung bakit siya ang nauna, bakit hindi ikaw? Pero ikaw na nandito pa, mabuhay ka. At para mas mabuhay ka, gawin mo ang iyong misyon. Pwedeng misyon mo, pagiging ina, pagiging anak, pagiging kaibigan, pagiging kung ano man, no, na profession mo sa mundong ito. Pero hindi sinasabing kalimutan mo yung taong nagmahal sa'yo o yung taong minamahal mo. Kundi baunin mo yung pagmamahal na yan para magawa mo ang mission na nararapat para sa iyo. So, minsan, no, meron tayong mga kakilala na minsan, napakatagal na, hindi pa rin makaletgo, na wala na siya. At tuloy, hindi mo rin magawa kung ano ang dapat mong gawin. Hindi kayo naging byuda para sa wala lang. Hindi rin kayo iniwan para masaktan lang. Minsan may mga taong kailangan mawala sa buhay mo para mas ma-realize mo rin na meron pang mga tao ang nangangailangan sa iyo. Nakatuon ka lang doon eh. Pero ulitin ko po, hindi natin dapat kalimutan ang taong nagmahal at nagmamahal sa atin. Pero hindi rin naman po pwedeng dahil doon mapigilan ka ng mabuhay o huwag ka ng mabuhay. Tuloy mo ang buhay para doon sa taong nagbigay sa iyo ng inspirasyon. Mas maging mabuting tao, mas maging mabuting anak ng Diyos. Amen? Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagpapahayag sa atin si Kristo sa kanyang mga makapangyarihang salitang walang hanggan at mga gawang nakapagpapagaling. Sa pamamagitan niya, buong pagtitiwala tayong manalangin sa kanya. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang simbahan
Naway patuloy na magturo ng katotohanan ni Kristo at labanan ang mga kasamaan ng ating panahon. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga namumuno sa mundo, naway magtaguyod ng pagiging matuwid sa kanilang mga pamahalaan at maging masigasig sa pagsugpo ng kasamaan sa mga pamayanang pinangakuan nilang paglingkuran. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat na natitipon dito, naway manatiling tapat sa ating mga pangako sa binyag. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit, naway magkaroon ng kagalingan sa panghihina ng kanilang katawan at kaluluwa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga yumao, naway makabahagi sa maluwalhating muling pagkabuhay ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idalag din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganun din ang lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon at mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang. Ang lahat ng ito iniling namin sa ngalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Siyo po pong lahat. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa bagong buhay. O Jesus Kristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Bukal ng liwanag, nagbibigay ilaw sa mga bulan, kami lumalapit sa iyong batis upang makakita. Tubig ng buhay, paglalakbay, patungo sa buhay. O Jesucristo, aming gabay, basbasan mo ang aming alay. Basbasan mo ang aming alay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsabaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang kundi tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan sa pamamagitan ng Jesucristo. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, lalo ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang iyong anak na minamahal ay naghain ng sarili niyang buhay. Siya ang tupang maamong umako sa kaparusahan upang mapatawad ang kasalanan ng sanlibutan. Sa pagkamatay niya sa banal na krus, ang kamatayan namin ay kanyang nilupig. Sa pagkabuhay niya bilang manunubos, pag-asa at pagkabuhay ay aming makamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang upal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, inawa ka niya ang tinapay, inasalamatan ka niya, inaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, inawa ka niyang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ang bago at wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 hallelujah. Thank you.
pangalan mo, mapasa. Sa lupa para lang sa langit, bigyan mo kami ngayon ng hangin, kakanin sa araw-araw at sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahinulot sa tukso at yaliya mo kami sa lahat ng masama. At ang masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin. At sumairin. Pagbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pakinggan mo kami upang maging handa ang aming kalooban para pakinabangan ng ligayang walang katapusan na iyong inilaan sa mga niloob mong mabinyagan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalaing kayo ng makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Aleluya, aleluya. Salamat sa Diyos. Aleluya, aleluya. Morning, Father. Reyna ng langit, magsaya, aleluya, anak mong dinala sa tuwa, aleluya, ay napuhay na maguli, aleluya, ipanalangin mo kami sama, aleluya.